So, ngayong araw na to, ang ituturo ko ay fundamental of shooting. So, kung paano gamitin yung inyong rifle, paano nyo itama para tumama kayo sa inyong target. So, fundamental of shooting. So, unang-una, i-check po natin yung ating stance. So, yung tayo, posisyon ng ating katawan, dapat naka-square doon sa target. So, kaya importante yung stance. So, dapat yung tamang posisyon ng katawan. So, hindi yung nakaliyad na ganon. Hindi nakaganon. So, dapat stance, yung tama. Yung naka-forward stance. Yan, ganyan. Ayan, stance. So, yung katawan mo naka-align doon sa target. Then, pangalawa po ay yung grip. Yung grip na tinatawag ay yung paghawak dito sa grip ng baril. Ayan. So, ang paghawak naman ito ay hindi masyado mahigpit. So, 30% lang ng pwersa ng kamay mo ang i-apply mo rito. So, hindi masyadong mahigpit. Tapos, yung handguard. Yung handguard naman, ipatong mo lang yung baril mo doon. So, alalay lang na hindi tumumba yung baril. Alalay. Patong mo lang. Huwag mong lalagyan ng pwersa o mahigpit. Okay, dalawa na po. Stance, grip, sunod ay correct sight of alignment. So, ang ibig sabihin po, correct sight of alignment, ang inyong rear sight nyo, kailangan naka-align doon sa front sight. Okay? Naka-align po yan sa front sight. Iyan po yung tinatawag na correct sight alignment. Ayan. Kung makikita nyo po yung sight. Ayan. Correct sight alignment. So, i-align nyo po yung front sight at saka rear sight. Okay? Tatlo na. Pang-apat ay correct sight picture. So, ibig sabihin, correct sight of picture, pag silip mo doon sa target mo, titingnan mo muna yung iyong target, silip ka ngayon doon sa sight ng inyong rifle. Front sight at sa rear sight, naka-align. Yan. Correct sight picture. Ibig sabihin, pag nakita mo yung target, makikita mo na tama ang iyong babarilin dahil yung target mo ay malabo. Blurred. Ika nga. Blurred target, clear front sight, blurred rear sight. So, yun ang tinatawag na correct sight picture. Okay? Sa panglima ay yung breathing control. So, ang breathing control po, yung paghinga natin. Nandiyan na yung iyong stance. Okay? May stance ka na, may grip ka na, correct na yung iyong sight alignment, correct na yung sight picture mo. So, yung breathing naman, pag tumapat na ang iyong sight sa target, so hold your breath, 1, 2, 3 seconds. So, sa loob ng 3 segundo, dapat maiputok mo yung baril mo na tumama doon sa target. Kapag lumampas ka ng 3 seconds na hindi mo pa nakakalabit, okay, magsisimula ka ulit ng 1, 2, 3. So sa pagitan ng 1 hanggang 3, dapat makalabit mo yung baril mo at maitama mo yon doon sa target. Yon. So ang pang-anim po ay trigger pull. Ang pang-anim ay trigger pull. Itong trigger finger natin, ipapasok natin doon sa trigger. So ang dapat na lumapat dyan ay ito lang po. Yan. Dulo lang ng inyong trigger finger. Tip lang. Huwag nyo pong ilalampas kasi once na paglampas yung inyong pakalagay ng inyong trigger finger sa trigger, maaaring pagpumuto kayo ay ang tama nyo ay kakaliwa. Okay, kakaliwa. Kung kulang naman, maaari namang pakanan ang iyong tama. Okay, pakanan. So, dapat
dulo lang. Trigger pull. So ang pagkalabit, hatak lang papunta sa likod. Dandahan. Okay? Puro palikod. Pull backward. Okay? Backward ang daliri. Yun ang tinatawag na trigger pull. Pangpito. Yung pinakahuli po ay yung follow through. So ibig sabihin ng follow through, pag pumuto kayo, yeah, pag putok, huwag nyo munang aalisin yung mata nyo doon sa sight. So, naka-align pa rin yung mata mo doon sa sight. Okay, huwag yung pagputok mo, silip kang ganon. Hindi ho po pwede yun. So, pagputok, follow through, silip mo na mga 2 seconds, saka baba. Ayan, kuha po. 7 po yan, 7 fundamental ng shooting. So, i-apply natin yan doon sa ating target, lalo doon sa ating isda na babarilin. So, pareho lang po ang paggamit ito kung sa surface at saka yung doon sa tubig. Okay? Ang pareho lang ang pagtingin doon sa site. Okay, maliwanag. Uulitin ko. 7 fundamental of shooting. Unang-una, stance, grip, correct sight alignment, correct sight picture, breathing control, trigger pull, follow through. So, yan po yung ating may babahagi sa inyo ngayon, yung kung paano po gamitin ang inyong rifle. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po.